Okay, right from the box. Woohoo! Sarap. Ganda-ganda, oh. 2500 inverter dual fuel generator. So una guys ay kailangan natin lagyan ng langis ito. Oil muna. Pasahin ko muna itong ating manual. Break-in. Ang alam ko dito ay 5 hours irarun mo yung generator. So, sa ngayon siguro sa break-in, unahin ko yung ano, yung gas. Tapos bago yung... So, meron tayong dalawang fuel dito. Gas. Tsaka itong ano, bumili ako ng premium na gas. Parang $3. Mas mahal kaysa sa regular. Mas maganda raw yung premium na gas kasi wala siyang ethanol. Or less yung ethanol niya. So pag itong kaliliit na generator, mas maganda yung less yung ethanol. So guys, itong generator hindi luxury kasi sa Lake JB Thomas, at saka sa iba pang camping site namin, walang ano, kuryente. So, yung solar generator natin, hindi kayang patakbuhin yung AC. So, 10,000 BTU yung portable AC natin. So, hindi niya kakayanin. Kaya, nag-invest na rin kami dito. Although, ito yung pinakamahal so far sa binili namin para sa camping. Pero, I know, worth it naman to. Tsaka, magagamit mo to in times of emergency. Tsaka, yun nga, kasi wala kaming kuryente. Ay aasa lang talaga sa ano dito sa generator. Yung isang generator natin, yung luma, hindi kaya yung AC. Tsaka hindi rin namin halos ginagamit yun kasi ang purpose nga sana ay sa AC. Anong gakulin masasabi mo sa ating bagong generator? Hindi ka na mainitan ano? Isa pa pala guys, yung kawawa pagka sobrang init. Si Kulin, kasi makapal yung balahibo niya pagka sobrang init. May heat stroke talaga yung mga aso. Kaya talagang pinilit naming makabili nitong generator. Kasi kawawa si Kulin talaga. Thank you.
Mami Elika, first fire up. Come here. Mami. Kailangan ma-witness mo, this is history. Dito niya iharap kasi yan yung ano, di ba? Yeah. Ay, ay, ay. Okay guys, here we are. Ah, bumigat siya. By the way guys, bibigat siya pag nalagyan na ng fuel. Okay guys, first pull. Oh, I'm so excited na kinakabahan. Ayan, pupul lang eh. Ay, ganun. First time eh. Oh, first okay. Time nating nagkaroon ng generator, di ba? Ng brand new. Napikunin. Wow! Wow! Oh, wow! 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 Two pulls! Woohoo! Galing! Kasi dyan may usok. Ha? Huh? Dyan na, usok. Yeah! Woohoo! Tapos paandarin mo siya na 5 hours. Magkaganda! Takap-tikin yun. Tapos! Tapos sabi na ulo mo. Okay guys, nakaano siya? Tahimik ano? Ha? Tahimik ano? Yeah. Yung isang loud eh, yung isang generator oh, natin. Ayan, tahimik. Diba sabi naman, tahimik? So, lagyan na natin sa gas. Ay, lalo tahimik. So, tumahimik. Ah, kasi naka-choke yun. Nawala na yung ano, yung usok. Ah, nawala na rin yung usok? Mm-hmm. Tapos, naka-echo lang siya ngayon, guys. Eco mode. Ay, pagkaganda. Yeah, 5 hours nakaran. Yeah. Napakatahimik niya, guys. No. Tahimik ka no. So, nung naka-choke siya, umusok ng konti. Tapos nung nakaran na siya sa fuel, wala na. Wala yung usok. I'm so happy guys. Talagang panalo ito. Galing, galing. Two pulls. Umandar na siya. Kinakabahan ako kasi baka hindi umandar. So mablay, mahirap kung ibabalik mo pa sa factory or sa Amazon. Hassle masyado. Tsaka kailangan na namin tong ano, generator. So papatakboy natin siya for 5 hours. And then, yeah, para maano siya, break in bago natin saksakan ng mga ano. So, yeah, ang alam ko, after ng 5 hours, i-change mo yung oil. Papalitan ko to ng synthetic oil para mas longer yung life ng generator. And then, pwede na natin gamitin after 5 hours. Okay guys, thank you so much for watching. Please like, subscribe, and share our videos. Bye. God bless.